let us now worship the Lord by meditating His holy word. Psalm 103, reading verses 1 to 7. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. May the Lord add more blessing upon the reading of His holy word. Let us pray. Our gracious Lord, loving Heavenly Father, thank you again for the opportunity that we can be with you in this worship service. Thank you, O Lord, for providing the means so that we can have a good broadcast of your service today. Alisin mo po, Panginoon, ang lahat ng mga balakid at hadlang maaaring makagulo, makasira, at makagulo sa aming pong paglapit sa inyong pong banal na harapan. Bless your speaker today and make him a channel of your peace and love to all your sons and daughters. Open our hearts and our mind to receive your word and learn from it and apply it in our daily living. Bless us, O Lord, for all of these things we ask and pray. In the most precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen.
tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Dakila naming Diyos at Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpupuri sa inyo sa dakilang mga bagay na iyong ginawa sa aming buhay. You are the creator of all things, the giver of life. And so we humbly come before your presence in this morning hour, O Lord, with praises and thanksgiving in our hearts. We thank you, Lord Jesus, the Redeemer of the lost sinners like us. And thank you for your grace and love. Thank you, Lord, for the Holy Spirit who guides us and comforts us and who bears witness with our spirit that we are your children. Praise you and thank you, Lord, for your word. It is the food of our soul, the guide and directions for us, so that we'll be able to live according to your will, and that we can become faithful disciples and followers of the Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, for the lesson shared to us by Pastor Aaron during the Sunday school. Thank you because you have given us the Holy Spirit, not only as our comforter, but the one who will guide us in every step of our way, the one who will uphold us in times of sufferings, and give us assurance of the glory waiting for us as heirs together with Christ. Amin pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang kapatiran at bawat mananampalataya, that as your people, we will continue to grow spiritually and rejoice in every opportunity that we can serve you. We pray, Lord, for the ministries of the church, for the leaders and their weekly activities. We pray, Lord, for the church workers. We pray, Lord, for the needs and livelihood and health of your people. We pray for healing of those who are sick. Thank you, Lord, because you are always there showing your love and care for your people. Sa panahong ito, Panginoon, na apektado pa rin ang aming ekonomiya, ikaw po ang magpapala sa lahat ng pagsisikap ng iyong mga anak. We pray, Lord, for our church mission's goal for the year 2030 na magkaroon po ng 3 established churches who will also be missionary-minded. Salamat, Panginoon, sa ministry sa Bulacan. Salamat po sa gawain na ikaw ang alam naming magpapala, especially the weekend ministry VBS program na ginanap kahapon at ginaganap sa araw na ito. Thank you, Lord, for the team and for dedication and commitment to serve you. We pray, Lord, for Pastor Edward Salengua, our missionary in Kabanatuan. Ikaw po ang magdagdag ng karunungan sa kanya upang maipagpatuloy at mapalago ang gawain sa Kabanatuan. Gabayan mo po siya, Panginoon, at ang mga kapatiran din ay patuloy mong pagpalain na makapaglingkod sa inyo, na may kagalakan sa kanilang buhay, makapaglingkod sa inyo na may katapatan. We pray, Lord, that you will bless the fellowship we have with one another today, that those who are still in their homes may be able to join the corporate worship service this Sunday. Talk to every heart, O Lord, this morning, and may every heart be truly opened and responsive to your word and to your will. Panginoon, kinikilala po namin ang iyong preeminence sa church, sa ministries na pinagkatiwala mo sa amin, and most especially in the lives of your people. As we continue to listen to your word and study your word, may our hearts be receptive and be the good soil where your word will be planted, your word will grow, will bear fruit for the glory of our Lord Jesus Christ. As we continue to worship you, Lord, may your name be honored and glorified in every part of this worship service. We pray all these things with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Praise God and good morning to every one of you, beloved brethren in the Lord. We give thanks to God for this wonderful time that we can come together to worship Him by studying His Word, because His Word is the food of our soul. His Word is the truth wherein we can firmly stand. God's Word is the foundation of our faith, so that we'll grow strong in the faith. God's Word is the guide of our daily walk as His people, that we may abound in our service to Him. Praise God! Here we are again, coming together rejoicing to see each other, because it is really wonderful that His people can come and worship Him with great rejoicing in their hearts. Before I share to you the message this morning, beloved brethren in the Lord, I just would like to mention few announcements. First is that we have a team in Acle, San Ildefonso, Bulacan, conducting 2 days VBS program that began yesterday morning. So let's pray for this ministry na hindi lamang po naganap sa weekend na ito, bagkos ito po yung pasimula ng isang gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Second announcement is that next Sunday, our morning worship service will be broadcasted live. It is also the first Sunday of the month, so we'll have our Lord's Supper celebration.
Kaya mga kapatid, we encourage the brethren to come and join our corporate worship service. Children who will come will be handled by our Christian education workers. Gagamitin po natin ang ating CDC room para sa kanilang meetings. The third announcement na gusto ko pong banggitin mga kapatid, preparations for our church anniversary has been set. At ang theme na napagkasunduan po ay pressing towards the goal at 44. At ang ating theme verse ay Philippians 3:14. May mga committees po na binigyan ng assignment and the program committee is assigned to the YAF and the Home Builders Fellowship. The project committee for our anniversary is given to the deacons and the multimedia team. The venue and food committee is given to the Baptist women, but the Baptist men will be responsible for the physical features of the venue. Salamat sa Panginoon sapagkat siya ang gumagabay sa ating mga gawain, at idalangin po natin ang mga gawain ito, mga kapatid. Ang ating theme for the month of March and April is Declare God's Wonderful Works. And we have heard messages about God's wonderful works this month of March. Maraming mga dakilang bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. At sa buwan ng April, ay bibigyan po natin ng diin ang wonderful works of God on Calvary. Sapagkat sa month po ng April, na itaon ang Easter week. Kaya mga kapatid, purihin ang Panginoon. Simula sa simula hanggang sa ngayon, dakilang mga bagay ang kanyang ginagawa. Hindi lamang sa kanyang nilikha, kundi sa atin na kanyang mga tinubos. And for today's message, beloved in the Lord, I entitled the message, God's Wonderful Work on Trials. At para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm chapter 20, verses 1 to 9. At babasahin po natin ito mga kapatid ng sabay-sabay. Starting now, verse 1. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion. Remember all thy offerings and accept thy burnt offerings. Selah. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Now I know that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Save, Lord, let the King hear us when we call. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Sumandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, ang maraming mapagmahal, sa pag-aaral po namin ng iyong salita, kung paano ka gumawa ng dakila at kamanghamanghang bagay sa aming buhay, nawa ay makita namin uli at maunawaan namin mula sa iyong salita ang iyong pagkilos sa aming buhay. Pagpalain mo po ang iyong mga anak at gawin mo pong laan ang aming mga puso na magiging handang tumanggap ng iyong salita at handa ring ipamuhay ang mga salitang itinuro mo sa amin. Kayo po ang mapupurihan at maluwalhati sa umagang ito sa aming pagsamba sa inyo at sa pag-aaral namin ng iyong salita.
Ito po ang aming idinudulog at idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. It is but natural for man to enjoy sceneries so that some people engage in photography for a living. I would like to show to you a picture, beloved brethren in the Lord. How many of you are familiar with this picture? Yes, this is the most famous Microsoft desktop background that was taken by Charles Aurier, a photographer of the National Geographic and Los Angeles Times. Mga kapatid, ang background, paano niya po nakuha ang picture na ito is that while he was off duty, he was traveling to visit his girlfriend who became his wife. But even though he is off duty, he is always ready to watch for great picture materials. And on a valley that he looks forward of taking a good picture, he passed by a great meadow and took a shot of it. As he looked at the picture, it was a perfect picture for display. But that picture did not remain a picture for display because Microsoft bought that picture. And so this picture has been used at least a billion times for computer screens since it has been launched in 2001. It has become so famous than any other picture ever taken or painted by a great artist. Yes, we know. Pictures speak a thousand languages. Mga kapatid, one Bible scholar said that the book of Psalms is a book of portraits, a book of great picture. But they are not portraits or picture taken by advanced camera or pictures depicted by the brush of great painters. They are pictures depicted and shown to us by God. But most of the time, beloved in the Lord, we don't see it and hardly appreciate what God wants to show to us through the book of Psalms. We have read Psalm chapter 20, and it is one of the portraits of worship that briefly focus on the acts of God when His people face trials in their lives. It is a portrait of worship with two highlighted arrows. In the first four verses, the highlighted arrow shows the direction of worship. It is a direction pointing from God towards the worshipers. And verses 5 to 9, the highlighted arrow shows us the result of worship. It is an arrow pointing to the worshipper's response to God. We know, beloved in the Lord, that this psalm is historically a psalm of David. But the truths contained in these psalms, the pictures being shown, are clearly for all of us, that we ourselves might see, not only as people going through lots of troubles, but as people called to truly worship God by walking with Him. Mga kapatid, sa ating pong buhay, kadalasan ang nakikita natin ay tayo ay namumuhay, naglalakbay sa mundong ito na punong-puno ng problema. At dahil dito, madali tayong ma-discourage, madali tayong panghinaan ng loob. And for our proposition for this morning's message, the troubles and problems we encounter in life are just small dusts that are almost invisible if we look at the great picture of what God is doing in our lives.
rather than looking at the things we can do by ourselves without the help of God. Kahit yung picture na nakuha ni Charles Oreyer, it seems to be a perfect picture. But in the midst of that almost or seemingly perfect picture, ay may mga imperfections. Mga kapatid, sa buhay nating ito, napakaganda ng plano ng Panginoon sa ating buhay. At ang mga pagsubok at hirap na dinaranas natin sa buhay na ito ay napakaliit lang kung ikumpara, kung ihambing natin sa dakilang plano ng Panginoon sa ating buhay. It is important, beloved brethren, that as we face diverse troubles and problems in this troubled world, we must not face them by our own wisdom and strength, because we will certainly fall. But rather, we must face them with the wisdom and strength that comes from God, our Almighty God, because with Him, we are assured of victory. O mga kapatid, napakasarap harapin ang buhay sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming kahirapan. Harapin natin ito na kasama ang Panginoon. Dahil ang sabi niya dito, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kahit na ang mundo ay makilos at ang mga bundok ay madalas sa gitna ng mga dagat. Andyan ang ating Panginoon na handang tumulong sa atin. Hindi po tayong pwedeng mamuhay at aasa tayo ng tagumpay kung wala at malayo tayo sa Panginoon. And the purpose of this message is to help the brethren understand the beauty of going through trials God allows us to experience. Kailanman mga kapatid, hindi nagkakamali ang Panginoon. Kapag hinayaan niya tayong dumaan sa mga pagsubok sa buhay, meron siyang mabuting layunin sa ating buhay. So this morning, beloved in the Lord, kahit sa gitna ng mga pagsubok, huwag po nating isipin na pinabayaan tayo ng Diyos. Sa gitna ng pagsubok, may dakilang mga bagay na ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Three things I would like to share to you as David speaks about his trouble and trials in this psalm. First, trials remind us of our great God. Dito sa Psalm chapter 20 verse 1, ay ganito po yung ating nabasa, "The Lord hear thee in the day of trouble, the name of God of Jacob defend us." Ang naalala ni David ay hindi ang mga trials. Sa panahon ng pagsubok, ang naalala ni David, una sa lahat ay ang Panginoon. Tayo mga kapatid, nawa ay maging katulad ni David. Na sa mga pagsubok, hirap nating dinadanas, ang una nating maalaala ay ang Panginoon. Ano ang mga naalaala ni David sa Panginoon? Sabi niya, "He is the God who listens." Ang Diyos ni David at ating Diyos din ay handang makinig, mga kapatid. He listens because He knows our needs. At yan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 6, verse 8. At ganito po ang sinasabi, "Be ye not therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him." O mga kapatid, our great God is always there in times of trials, in times of great troubles, and He is there willing to listen. Malungkot lang mga kapatid,
ay madalas hindi tayo handang makinig sa Diyos. At higit sa lahat, hindi tayo dumudulog sa Panginoon pag tayo ay nasa mabigat na problema. Hindi siya ang una nating tinatawagan. Hindi siya ang una nating naiisip. Naiisip natin ang ibang tao bago natin maisip ang Diyos. Naalala natin na pakikinggan tayo ng tao bago natin maalala na pakikinggan tayo ng Diyos. He is a God who listens. He listens because He cares. A very familiar verse na memorized na ng mga bata, pero sana hindi nakalimutan sa kanilang pagtanda at hindi natin nakalimutan yamang tayo ay may mga edad na, is 1 Peter chapter 5 verse 7 at sinasabi, "Casting all your cares upon Him, for He careth for you." Sa atin pong mga kabigatan, gusto ng Panginoon na dumulog, maalala natin siya at tayo ay lumapit sa Kanya, handa siyang makinig sapagkat siya ay Diyos na nagmamalasakit sa atin. Another thing, our God is a great God because He is there willing to defend His people. At balikan natin muli mga kapatid ang Psalm chapter 46 verse 1. At nais ni David na ganito rin ang sasabihin natin na nagmumula sa ating puso. Ang sabi niya, "God is our refuge and strength, a very present help in trouble." He is our refuge, a shelter for protection. Mga kapatid, sa mga bansa na laging nasa ilalim ng panganib ng giyera, they have bomb shelters. Yun po ang kanilang inaasahang proteksyon kapag dumarating ang mga bomba. Mga kapatid, walang ibang makapagtatanggol at makapag-iingat sa atin kundi ang ating dakilang Diyos. He is the God who defends His people. And He is also the God who is our strength. Kung bababa tayo sa verses 2 and verses 3 of Psalm 46, ang sabi niya, "Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof." Hindi tayo mangangamba, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon ang makapangyarihan sa lahat, siya ang may hawak ng kilos bawat pag-inog ng anumang planeta, o siya rin ang may hawak sa kilos ng karagatan, siya rin ang may hawak kung ano ang mangyayari sa mga kabundukan. O mga kapatid, in times of trials, God reminds us that He is great. Ano po ang application na makukuha po natin? That our trials and troubles remind us of our great God. God is telling us that our troubles and problems are too small in comparison to our great and almighty God. Our God is greater than our greatest problem. And the song says, "There is no problem so great that God cannot solve it." Mga kapatid, let's remember that our main problem is us not looking to God. Our main problem is us not knowing that our God is greater than our greatest problem. Yan po ang pinakamabigat na problema ng tao. Nawa mga kapatid, when we encounter trials and difficulties, let's look up to God, our great and almighty God. The second point
na gusto ko pong makita natin sa ating message sa umagang ito is that trials remind us of our holy God. At yan po ay mapapansin natin sa verse 2, and it says, "Send thee help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion." Gusto kong pansinin natin, mga kapatid, specifically ang salitang sanctuary. Sanctuary talks about the holiness of God. In the tabernacle of old, yun pong unang-unang worship place na ipinagawa ng Panginoon sa mga Hebrew people who became the Israelites after they have entered the promised land, ang kanila pong worship place is the tabernacle. At nang nagkaroon na po sila ng hari, nilagay ng Panginoon sa puso ni David ang magpatayo ng templo. But the building was done by his son Solomon. Both in the tabernacle and in the temple, there is a place called the most holy place where the Ark of the Covenant lies. Sa lugar na ito, mga kapatid, the chief priest enters this holy place only once in a year. Alam niyo, mga kapatid, pag siya ay papasok doon sa most holy place, kinakailangan may nakasabit na bell sa laylayan ng kanyang damit bilang isang saserdote at mayroong tali sa kanyang paa. At ang taling ito ay mahaba hanggang doon sa lagpas at sa labas ng most holy place. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat siya ay mamamatay if he is not sanctified and the people are not sanctified. The priests in the Old Testament represent God's people and they bring the prayers, the praises, and the pleadings of the people before God. Sa ngayon, mga kapatid, noong ang ating Panginoong Hesukristo, pagkatapos na mas matupad niya ang lahat, nung siya nakabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, the curtain was torn, nahati from top to bottom. At dahil dito ay maaari nang makaugnay ng tao ang Diyos. And therefore, if our trials remind us of our holy God, when we have trials, God is calling us to turn away from sin and walk in righteousness and holiness. Mga kapatid, dinanas natin ang pandemic mahigit ng 2 taon. Mabigat ang ating mga pasanin. Marami tayong hirap na tiniis. Pero ano ang naging dulot ng pagsubok na dinanas natin sa pandemic na ito? Pinahalagahan po ba natin ang kabanalan ng Diyos? At tayo ay tumalikod sa ating mga kasalanan at lumakad tayo sa katwiran at kabanalan? O mga kapatid, alam ng Diyos kung anong nangyari sa ating buhay when we were under trials because of the pandemic. Alam ng Diyos kung namuhay tayo balik sa kasalanan. Alam din naman ng Diyos kung sa gitna ng pandemic na ito, namuhay tayo sa katwiran at sa kabanalan. When we have trials, God is working out something wonderful in our lives. Tayo ay patuloy na nililinis ng Panginoon at ayaw niya na babalik tayo sa dating buhay natin. Trials remind us of the holiness of our God. Sa 2 Peter chapter 2 verse 22, gusto ko pong basahin natin ito, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na tayo ay babalik sa karumihan ng kasalanan. Sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 22, "But it has happened unto them according to the true proverb,
The dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. O mga kapatid, God tries us to purify us and not for us to go back to uncleanness, to go back to the mire of sin. O mga kapatid, trials remind us of our holy God. Hindi po ba napakaganda na naalala natin ang kabanalan ng ating Diyos sa panahon ng ating pagsubok? And as an application, beloved in the Lord, let us always remember the thing that happened to our lives when we believe on the Lord Jesus Christ. Believing on the Lord Jesus Christ is not just an event, but the first step of a life restored in righteousness and holiness. Kaya nga ang sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 24, tayo na mismo ang sinasabihan ng Panginoon na ating isuot. It is already our choice to put on the new creation. Ang sabi niya dito, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, gusto ng Panginoon na totoong isuot natin, maging bahagi natin, maging bahagi ng ating buhay, ang katwiran at ang kabanalan. Ito po ba ay nangyayari sa atin sapagkat sa panahon ng pagsubok, naalala natin, mayroong banal na Diyos na nagmamalasakit sa atin. Mayroong makapangyarihang Diyos na nag-iingat sa atin, na nagbago ng ating buhay. The third point na gusto ko pong dalhin sa inyo mga kapatid, trials remind us of our worship to God. Going back to Psalm chapter 20, we read in verse 5, we will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petition. This verse tells us of David's desire in his heart. He is talking about worship to God, not just an individual worship, but corporate worship. Sabi niya dito, we will rejoice in thy salvation. O mga kapatid, sa panahon ng pagsubok, ipinapaalala ng Panginoon sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya na may pagsamba. And we worship God because we are saved. We do not worship God for us to be saved. And saved people will not neglect or forsake their worship to God. Kaya po ang sabi niya sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Huwag nating katularan ang iba na pinapabayaan nila, kinakalimutan nila ang kanilang pagsamba sa Diyos na sama-sama. Praise God for the brethren who have their own personal worship to God. During their time of devotion, during their time of Bible reading and individual Bible study and prayer, they worship God. Pero mahalaga na hindi tayo maging katulad ng iba na napapabayaan nila ang pagsasama-sama upang sumamba sa Panginoon. Saved people will not neglect nor forsake they're coming together to worship God. And we worship God because we rejoice in the salvation from our Lord. We do not worship God so that we will become happy. Kasi, mga kapatid, kung minsan, sa halip na maging masaya tayo,
ay naging malungkot tayo dahil mayroon tayong mga expectations na hindi natin nakita sa tao. Sa halip na mag-expect tayo sa Diyos kung anong gagawin niya sa atin, nag-expect tayo kung anong gagawin ng tao sa atin. Kaya mga kapatid, mahalaga na isipin natin, we worship God because we rejoice in the salvation from our God. And it is also important for us, beloved in the Lord, as trials remind us of our worship to God, we worship God because we want to raise up our banners, the banners of victory wrought by God in our lives. Makikita natin yan mga kapatid sa huling sa ikalawang bahagi ng verse 5 of Psalm chapter 20. Sabi niya, we will set up our banners. O mga kapatid, when we come to worship, hindi lang tayo nagagalak sa kaligtasang binigay sa atin ng Panginoon, kundi nagagalak tayo sa mga pagtatagumpay na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Banners here represent victory in the lives of God's people. Alam nyo, very challenging mga kapatid, that when we come to worship, God speaks to us through His Word, but we speak through our testimony because God has given us victory in this life. Napakahalagang bahagi po ng pagsamba sa Panginoon ang pagpapatutuo ng kanyang mga anak, pagpapatutuo ng pagtatagumpay ng Panginoon sa ating buhay, pagpapatutuo ng pagtatagumpay natin laban sa kasalanan, pagpapatutuo na may dakilang mga bagay na ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Sometimes, we just want to raise our banners high dahil sa mga material na mga bagay na tinanggap natin sa Panginoon. We have to raise our banners, testify of victory that we have experienced because of God. Trials remind us of our worship to God. We worship God because we are saved. We worship God because we rejoice in our salvation. We worship God in the midst of trials, and in our worship, we want to raise our banners up, testify of God's victory. As we conclude, beloved in the Lord, for this morning's message, three things ang gusto ko lang banggitin. Number one, when trials come our way, are we challenged to know more about God and not to complain to Him as if He is just an ordinary God? Kapag may mga pagsubok ba tayo mga kapatid, ito ba yung kinukuha nating pagkakataon na mas lalo nating nakikilala ang Panginoon? Sa halip na puro tayo angal sa Panginoon, na para bang ang Diyos natin ay walang nagagawa, siya ay ordinaryong Diyos lamang? Sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, Hosea 4:6, ang sabi niya, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children." Ang application nito mga kapatid, sinasabi rin ng Panginoon na marami tayong kalugihan sa buhay, napapariwara tayo dahil sa kakulangan natin ng ating kaalaman at pagkakilala sa Diyos. O mga kapatid, having good knowledge about God will deliver us from destruction. What a wonderful deliverance that in times of trials, lalo po nating nakikilala ang Panginoon.
Secondly, when trials come our way, are we challenged to walk in righteousness and holiness? Nawa mga kapatid, ay masabi natin sa ating buhay, sa panahon ng mga pagsubok na nating dinanas, sa gitna nitong pandemic na ito, ay lumakad tayo sa katwiran at kabanalan. Sa 1 John chapter 3, verse 3 ay ganito po yung ating mababasa. And every man that has this hope in him purifieth himself even as he is pure. O mga kapatid, ang pamumuhay na tinadalisay natin ang ating mga lakad, ang ating mga daan, ang ating mga landas, lumalakad tayo sa katwiran at kabanalan, ay tanda na taglay natin ang dakilang pag-asa. Walking in righteousness and holiness is the evidence of the wonderful hope when the Lord Jesus Christ comes. We will meet Him and be with Him forevermore. Thirdly, when trials come our way, are we excited to come and worship together with God's people? Nabasa na natin kanina ang Hebrews 10:25. Ang sabi niya, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as ye see the day approaching. Sa panahon ng pagsubok, tayo po dapat sama-samang sumamba sa ating Panginoon. What a wonderful preparation that we are exhorted, we exhort one another as we face the last days. O mga kapatid, what a wonderful life we have that God is working out in us when trials come our way. O mga kapatid, hindi ba natin nare-realize na napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay sa panahon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok? We come to know Him more. We come knowing that He is a holy God. We come to worship together with His people. I will repeat the quote that I mentioned in our message last prayer meeting. God sends trials not to destroy us, but to develop us. Oh, may it be, beloved in the Lord, that when trials come, we believe that God is working out something wonderful in our lives. Praise God, and God bless us all. Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Let us now worship the Lord through our tithes and offerings. Let us pray. Thank you, Lord, for opportunity na pinagkaloob mo sa bawat sa amin that we can worship you through our tithes and offerings. Thank you for your word. Thank you also for giving us a blessing so that we can still give our tithes, our missions pledges, and all other offerings in spite of another round of crisis this day, this time, Panginoon. As we give, bless us and bless this substance, that it may be used to further your word, advance your word, and be a blessing also
or other people that needs it. This we ask and pray in the most precious name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.
Shall we close in a word of prayer? Father in heaven, Lord, we praise you and thank you for your loving kindness and tender mercies. We thank you, Lord, for your sustaining grace. We thank you, Lord, for your spiritual blessings that you have bestowed upon us today. Salamat, Panginoon, sa fellowship ng iyong mga anak sa isa't isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang pagkakataon that we can come and worship you face to face, corporately, as a body of believers. Dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang aming mga kapatiran na kahit ang mga nasa tahanan na hindi pa namin nakakasama, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kalakasan at kagalakan that next Sunday, kami po ay sama-sama sa pagsamba sa inyo. It is our prayer, Lord, that the message and the lessons we have heard and learned today, your people will rejoice in applying it in their daily lives. Panginoon, as we close this morning worship service and this morning fellowship, alam po namin na dakilang mga bagay pa ang iyong gagawin sa aming buhay. A service may end, but our service to you will continue. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagbigay sa amin ng kalayaan sa aming bansa. Kaya po patuloy namin idinadalangin ang aming pamahalaan, lalong-lalo na ang aming presidente. Bilang ama ng aming bayan, ikaw po ang gagabay sa kanya. At pangunahan mo siya, Panginoon, to lead our country na magkaroon ng kapayapaan as we exercise a political exercise sa darating na buwan ng Mayo. Help us, Lord, and help your people to elect the leader you have ordained to become the next president of our country. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang sitwasyon ng kapayapaan sa ibang bahagi ng mundo, especially the tension in Ukraine. Nawa, Panginoon, ang kapayapaan na galing sa iyo ang mag-prevail at ang mga kapatiran, ang mga mananampalataya sa Ukraine ay patatagin mo at maging patuloy na patutuo sa iyong kadakilaan sa aming buhay. We pray, Lord, for the brethren working abroad that your guidance and protection be upon them. We pray, Lord, for parents that as they raise their children, they will build a God-fearing family and that the parents will continue to be teachers in the home, the spiritual leaders in the home, upang sa ganun, Panginoon, ang mga tahanan ay maging worship center din sa mga araw na hindi kami nakapagsasama-sama as a church. We pray, Lord, for the ministries of this church, for the children ministry, for the youth ministry, for the ministry of the young professionals, the ministry of the home builders, the ministry of the Baptist men and Baptist women, lahat nawa, Panginoon, ng mga entities na ito na ibinigay mo sa aming iglesia ay magamit para sa kaluwalhatian mo. Bless the leaders sa mga entities na ito. We continue to pray, Lord, for our brethren who will be celebrating their birthdays this coming week. Sa 29th, we pray for Pastor Rexiel Magtibay. Continue to bless him at gamitin mo siyang may kapangyarihan bilang isang pastor sa First Baptist Church of Pildira in Rojas. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, idagdag mo sa kanyang kalusugan at gamitin mo po siya, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian at para sa ikagaganap ng iyong layunin sa gawain sa Rojas. We pray for Angelina Bermudez as she celebrates her birthday on the 30th. Continue to bless her at nawa, Panginoon, ang kanyang commitment sa paglilingkod sa inyo ay lalong mag-alab at lalo po, Panginoong, makita niya ang kagalakan sa paglilingkod sa inyo. On the 31st, we pray for Zeke Salamatin. Continue to bless him. Lord, salamat sa gift and talents na binigay mo sa batang ito. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at maging isang patutuon sa kadakilaan mo sa buhay ng iyong mga anak.
Sa April 2nd, we pray for Brother Henry Bernesto. Continue to bless him sa kanya pong trabaho. Ikaw po ang magpala sa kanya. On the 28th, Lord, of this month, we pray for the anniversary with celebration ng kasal ni JJ and Iris Ichon. Lord, patuloy mo silang pagpalain at makita mo silang naglilingkod sa inyo na may katapatan. We pray for the activities this afternoon and the seeker service tonight, that in all these ministries you will be glorified. And now unto the Lord our God, who love us with everlasting love, to the Lord Jesus Christ who is coming again, and to the Holy Spirit who is our guide and comforter, be all the glory and praise, honor and majesty, dominion and power, now and evermore. Amen.